going to a chicken inasal place. It's almost, it's 5:30 and sobrang gutom pa yung first meal ko of the day. Well, kaninang umaga nagising ako mga 6, so hindi ko i-consider yan first meal. So, late lunch, and then mamaya magdi-dinner pa ulit ako. Sana ganito araw-araw sa Manila, no? Ay, nako. Once a year, ganito. Yung puputahan ko, it's called Chicken Express. May branch sila sa Bacolod called Chicken House. Yung, ito yung branch nila dito sa Manila. Dito siya sa may Vito Cruz extension. And it's a very simple place. Walang aircon, very straightforward. Inasal lang at barbecue yung sinaserve nila. Ayun, doon ako bumibili ng mga Japanese goods ko. Masarap yung mga Japanese products. Even the pork is good. Parang even the breading parang very authentic. Pag hindi ko alam saan ako kakain or sobrang gutom na ako that you can't think, dito ako pupunta. Because it's so close to where I live. Malapit na. Ito na siya. Park tayo dito. Ayan. Duha ka paa. Hello. Duha ka paa. Patigi lang. Hello. May hapon. Dasun isa ka garlic rice. Dito siya sa may Venecia Street corner, Vito Cruz. Order ko isa kay Isol. Ay, wala na to? Wala na. Sige, hihagin. Isa lang takakanon para hindi na magtambok. Sinamak. Gusto mo ito, garlic rice? Nan. Hindi, muna na. Garlic. Thank you. Jutay lang na langgaw. Dasun jutay lang gid na soy sauce. Yan. In my vinegar mixture, I want it to be more vinegar and then just, you know, chase it with the soy sauce. Then more garlic. Yeah. Kaon ta? Ah, asta 6 lang ka mo? Naman. Subong lang asta 6. Sabado asta 6 lang. Sunday abre. Mga yun, tabi kuan, may asin ka da. Kagajutay na chicken oil. Hingi kayo ng achuete at asin, tapos bigay nyo sa kanin. Konti lang. Ah, eto, konting-konti lang. Sarap talaga pag may konting asin. Konti lang. Kasi parang may burst eh. May putok ng alat eh. Sarap. Tapos this one, yung inasal nila is more on the salty side. More on the briny side. So, depends what you're craving for. Every inasal place, may pakanya-kanyang timpla. So, hindi ako naniniwala na
yung inasal masarap dito or mas masarap doon. Yung ibang inasal, matamis yung timpla nila. Or yung iba naman, maasi, matamis. Dito naman, maalat-alat ng konti. So, depende what you're craving for. If you're craving for something salty, which what I'm craving for right now is dito ako pupunta. Yung balat nila, malutong. Ganda yung pagtusta. So, ako, nare-request ko na i-well done yung pagluto ng inasal. Kasi mas tostado yung skin. Kapagal ng achuete, lasa ng achuete, really reminds me of home. Reminds me of Bacolod. I grew up eating this chicken inasal. I grew up eating this garlic rice. It's because of this garlic rice na naging mahilig ako sa pagluluto. Totoo. Kasi nag-start siya sa garlic rice. Sa obsession ko of garlic rice. Nag-start sa Chicken House Bacolod. So, even now, as a cook, very particular ako sa garlic rice. Even sa Sarsa, yung garlic rice namin, very strict ako na kailangan lasang garlic rice talaga. Hindi yung plain rice tapos pinatungan mo na ng fried garlic. Hindi ganun. Hope. Royal. May ibang inasal naman na... Uy, si Kuya umiinom na. May ibang inasal naman na yung timpla niya, takto na. Hindi mo na kailangan habulan ng suka or soy sauce. Ito, yung timpla naman nila, para sa akin, sa loob, yung karne, kailangan pahabulan. Kasi yung lasa niya nasa labas eh. Iba talaga pag uling bango. Ah, nasa Pilipinas na talaga ako. Yung balat, hindi ko sinasaw-saw sa suka. Kasi gusto ko yung lasa ng balat lang, yung maalat na lasa. Yung meat niya yung sinasaw-saw ko. Sabi rin ng tuba nila, yung sinamak. Oil, or achuete, or chicken oil. Asin, tapos kanin, yun lang. Tapos konting ulam, pwede na. Gusto ko pa mag one more rice, kaso lang sayang. Sayang yung figure. Aftermath, nagtira pa ng konting kanin. Bill out. Patanggal lang sa. Oof, that hit the spot. Good meal. Affordable. Comforting. Tasty.